national election ang napakatalino at napakatapang na si Miriam Santiago. Ngunit, sa di man lamang dahilan, ay natalo si Miriam at nagpatuloy ang bangungot ng Pilipinas na pinasimulan ni Cory Aquino sa katauhan ni Fidel Valdez Ramos. Mga minamahal kong kapatid, narito ang ilan sa mga pag-aari ng gobyerno na ibinenta ni Fidel Valdez Ramos. Hindi lang sa ginawang katraiduran ni Fidel Ramos na tatapos ang kanyang mga katarantaduhan dahil katulad din ng kanyang amo na si Cory Aquino ay mahilig din magbenta itong si Ramos na mga pag-aari ng gobyerno. Number 1, ang National Steel Corporation. Alam mo ba kapatid, na mula noong 1960 hanggang 1990s, ang ating bansa ang tinagurian bilang pinakamalaking supplier ng bakal sa Southeast Asia. Oo kapatid, tama ang narinig mo. Salamat sa napakabiyaya at napakarami mga natural resources ng ating bansa. At ang National Steel Corporation na pag-aari noon ng gobyerno, ang pinakamalaking manufacturer ng bakal sa ating bansa, maging sa Southeast Asia, na sa sobrang daming bakal na napuproduce dito, ay maging sa mga kalapit nating bansa, ay tayo na rin ang nagpro-provide ng bakal para sa kanilang mga malalaking proyekto. Oo, bumibili ang mga kalapit nating bansa sa atin noon at dahil dito, kumikita ang ating bansa. Ngunit mga kapatid, ipinagbili ito ni Fidel Valdez Ramos sa Malaysia at China para sa kanyang privatization program. Dahil dito, ang halos 15,000 ng mga empleyado ng factory na iyon ay biglaang nawalan ng trabaho at di malaman kung saan kukuha ng pagkukunan nila ng pagkakakitaan. At dahil din dito, ay nawala bigla sa listahan ang Pilipinas sa pinakamalaking manufacturer ng bakal sa buong Southeast Asia. Nakakalungkot hindi nga ba? Number 2, Bonifacio Global City. Ang isa sa masakit na pangyayari para sa ating mga bayaning sundalo noon ay nung ibinenta ni Fidel Valdez Ramos ang lupain na ito noong 1999. Ang Bonifacio Global City ay dating kilala sa tawag na Fort McKinley. Pero, pinalitan ito bilang Fort Bonifacio bilang pag-alaala sa supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Hanggang maglaon ay naging asinsado ang kalagayan nito at naging real estate at dito na ito pinalitan bilang Bonifacio Global City. Hanggang taong 1999, nang maisipang ipagbili ni Ramos ang Bonifacio Global City sa isang pribadong sektor. Ang dahilan nito ay gagamitin daw ang pinagbintahan dito upang magamit sa pagpapalakas ng sandatang lakas ng Pilipinas at pagpapagawa ng mga malalakas na aircraft at sasakyang pandagat ng ating kasundaluhan. Labis na nagalak ang damdamin ng ating mga bayaning sundalo sa balitang ito. Ngunit, kahit kailan ay walang lumitaw na isang bagong barko o gamitang pandigma para sa ating mga kasundaluhan. Malinaw na pinaasa niya lang ang ating mga bayaning sundalo at ginisa ang sarili niyang mga kababayan para sa kanyang pansariling kapakanan lamang. Oh boy! Ang tanong, saan kaya napunta ang perang pinagbintahan ng lupain ito? Oops! Comment ka nga kapatid nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Number 3, Petron. At sino ba ang hindi nagkakaalam sa istorya na ito ng Petron? Taong 1988 ay pinalitan ni Cory Aquino ang Petrofields Philippines bilang Petron Corporation sa ilalim ng kanyang administrasyon. Taong 1994 naman ay umandar na naman ang pagiging sakim sa pera nitong si Fidel Ramos at naisipang ipagbenta ang Petron sa isang Saudi Arabia Oil Company. Ibinenta niya ang mahigit 50% shares ng Petron sa pribadong kumpanya na ito at hindi pa siya nakontento dahil sumunod naman ang natitirang 20% shares ng Petron na kanya ring ipinagbili sa iba naman ding pribadong sector. Oh boy! Boy, benta ka talaga! Mga minamahal kong kapatid, sa tingin mo, kung hindi kaya naalis sa pwesto sa dating Pangulong Ferdinand I. Marcos, ang mangyayari kaya mga ganitong klaseng kabalbalan sa ating bansa? Malamang hindi, dahil
walang lugar sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos ang katiwalian at kasamaan. So ayan mga kapatid, sana naman sa pamamagitan ng video na ito ay nabuksan ang inyong mga isip at damdaming matagal nang natutulog. Sana ay gisingin nating muli ito nang sa gayon ay mapag-isip-isip tayo. Hindi na tayo magpapaloko pa sa mga taong walang ibang hinangad lamang, kundi ang kanilang sariling kapakanan lamang. Mga kapatid, lagi niyong tandaan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye.